Nahihirapan ka na bang mag-decide kung bibili ka ng condo for investment? Sa video ng ito, i-share ko sa inyo ang limang pros and cons or yung mga advantages at disadvantages sa pagbili ng isang condo investment. Hey there, kakabsat! My name is Desay Barretto, isang magiting na OFW, Nox. Magiting daw, oh. Pero, saludo ako sa lahat ng OFW sa mga panig ng mundo. Isa akong freelance real estate international marketing partner dito sa Dubai. Welcome to my channel! Kung ikaw ay interesado about sa condo investing or real estate investment, o gusto mo lang maging updated sa latest news and trends about sa real estate investing sa Pilipinas, then you are at the right channel. Linggo-linggo nating pag-usapan lahat ng tips, perks, and trending topics about sa condo investing and real estate investment. Tara na! Unang-una po sa lahat, gusto ko lamang klaruhin yung meaning ng word na real estate investment or property investment. Ang common kasi sa kanilang dalawa ay yung word na investment o sa madaling salita, kumikitang kabuhayan. For example, bibili ka ng isang condo property. Dapat iparent mo yon para dagdag kita or income mo in the next 5 to 10 years. Then, after that, after 10 years or more, pwede mo na siyang ibenta. Huwag mo po siyang gagawing tirahan or personal home kasi imbes na maging investment siya, mako-convert siya into liability. Heto na ang limang advantages of condo investment. Number 1. Convenience. Most of the condos nowadays are located at the heart of the city or yung tinatawag na urban living. Karamihan kasi sa mga millennials ngayon at Gen Z, ang gusto ay fast-paced city living. Gusto nila yung walking distance lang sa malls, sa shops at mga restaurants. Gusto din nila yung mga easily accessible sa office nila or workplace nila. At gusto din nila malapit sa mga school, sa church, sa mga hospitals, at higit sa lahat, sa mga pasyalan. By the way guys, in my previous video, nag-share ako ng mga importanteng action steps na dapat nyong gawin bago pumasok sa condo investment. And please check it out kasi napaka-informative niya at very helpful lalong-lalo na sa mga first-time investors at para maging smooth na rin and worry-free ang real estate investment journey nyo. Number 2, security. Mostly sa mga condo ay may security sa mga entrance and exit ng isang building para hindi basta-basta makakapasok ang kung sino man. May mga strict guidelines sila na dapat i-follow. For example, ang pag-receive ng bisita. Need nilang kuhanan ng identification card ang isang visitor para na rin sa safety ng isang unit owner. Or kung minsan naman, mismong yung unit owner ang nagpro-provide ng details ng isang visitor para ma-alert ang reception. Bukod pa dyan, may mga naka-install na CCTV cameras sa mga hallways kada floor ng building at may mga roving guards na rin. O diba, sosyalen, para iwas akyat bahay. Akyat condo. Napaka-importante ang peace of mind kasi safe ka, diba? Panalo! Convinced ka na ba sa pagbili ng condo investment? Kung may natutunan ka at yung nagustuhan ang naunang dalawang pros or advantages ng isang condo investment, please do like and subscribe to my channel. Hit the notification bell para wala kang mamiss na tips at news about sa real estate investing. But wait! There's more! Itutuloy ko na ang tatlong natitira pang pros or advantages at i-discuss ko rin dito ang limang disadvantages of condo investment. Number 3, amenities! Hindi naman may kakaila sa ating lahat na karamihan sa atin ay gustong makaranas ng isang 5-star hotel vacation or staycation. Paano na lang kung nararanasan mo pa to araw-araw sa pagtira mo sa isang condo? Wow.
Yan ang karamihan na hinahanap ngayon ng mga foreign expats at mga investors. A home away from their home. Halos lahat ng mga condo developments sa ngayon ay may mga world-class amenities at hotel-like lobbies. May lap pool, swimming pool, kiddie pool, gym, playground, basketball and tennis court, function rooms, sky deck, may mga ATMs machine na rin, at maraming malalapit na restaurants at shopping malls. O diba, para ka na rin lang nakatira sa isang country club. Andun na lahat eh. Diba? Panalo! Number 4. Low maintenance. Lahat ng condo ay may tinatawag na CUSA or CUSA, Common Use Service Area Fee, or mas kilala sa tawag na condo dues. Ito ay shared expenses para i-maintain ang isang building, amenities, at kagandahan ng overall na kapaligiran ng isang condo. Kasama na din dito ang bayad sa security guards at basic maintenance sa mga hallways, common areas, at unit mo. At dahil nga sa shared, hindi ganun kabigat sa bulsa kapag need mo ng tulong sa unit mo. Number 5. High rental yield and property appreciation. Sabi nga nila, land appreciates value over time, lalo na sa Metro Manila at sa mga malalapit na CBDs or yung tinatawag na Central Business Districts. Sa umpisa pa lang, piliin mo na yung tamang location para sa mga target tenants mo. At syempre, kung nasa magandang location ang condo mo, more than 100% sure na tataas ang value nito. Ready na ba kayo sa disadvantages of condo investment? Number 1. Less privacy or busy environment. Siyempre, dahil nga nasa city ang mga condo, expect mo ang high elevator traffic. Medyo maingay din ang mga common areas at maririnig mo din ang mga busina ng mga sasakyan. Posible ding marinig mo ang katabing unit kung manipis lang ang wall thickness nyo in between. So, better pick a unit na may makapal na wall finish and trusted ang developer na may proven na track record. Number 2. High monthly dues per square meter compared to single family homes. Kung ikukumpara naman natin talaga sa mga single family homes or house and lot outside of the Metro Manila, talagang mas malaking dihamak ang association dues ng mga condo. Kaya dapat mag-research ka at alamin mo muna kung pasok sa budget ang condo dues na babayaran mo monthly. Number 3. Parking lot is not free. Yes, 'di ba ang lungkot? Given na to sa lahat ng mga condo developments. And I would suggest when you buy a pre-selling condo, isama mo na rin ang pagbili ng parking lot para mabili mo siya ng mas mura at mas maging attractive sa rental business mo para sa mga future tenants mo. Number 4. Lack of flexibility to expand and do major renovations. Dahil nga sa need na maging uniform at i-maintain ang fasad ng building, limited ka lang na i-renovate ang unit mo sa loob. Di mo rin pwedeng palitan ang paint color sa labas ng unit mo at hindi ka rin pwedeng magkaroon ng extension unless bibilhin mo yung katabing unit. So, be familiarized with yourself with the house rules ng magiging condo investment mo. Number 5. Most of the condos near the metro or the CBDs don't allow pets. Kaya kung pet lover ka, itanong muna kaagad sa developer kung allowed ba. Patay, paano na si Pepper? Oh no! Sana pwede siya. Question of the day. Alin sa mga pros and cons ang mahalaga at tumatak sa inyo? Leave me a comment down below kung ano-ano pang mga topics ang gusto nyong pag-usapan about sa condo investing and real estate investment. So guys, hanggang dito na lang muna and I hope marami kayong natutunan sa aking video today. Be sure to like, subscribe, and hit the notification bell para wala kayong mamiss na weekly tips and news about sa condo investing. At kung meron kayong mga urgent questions or want to know more about condo investing, I will leave in the description down below my social media links where you can directly get in touch with me.
Also, please do share this video to your family, friends, and loved ones, lalong-lalo na sa mga papasok sa condo investment para dagdag kaalaman, di ba? Happy investing! Keep safe always and God bless! See you again guys in my next video!